Hello ulit mga kaditoy. So, nandito na naman tayo sa bagong episode ng YouTube channel natin. Okay, so ngayon parang napag-isipan ko na gawin na parang ano siya para lang tayong nag-i-interview. Alright, so ganun. So, habang nagkakape ako, ito, tara, kape tayo mga kaditoys at malamig dito sa Baguio. Eh, so, nandito ako sa Baguio ngayon. Yung shop natin, nandito rin sa Baguio at nandito ako sa ano sa room. Okay, sa room ko. Sarap humigop. Okay, so ngayon, yung kagaya ng pinangako ko nung last time, ang gagawin natin or ang i-unbox natin is yung mga nakuha ko na KO. Okay? So ang dami nagsasabi kasi na porket daw KO ganun, parang pangit ganyan. So ako naman sa experience ko, hindi ako mapili. Okay, so may mga figures ako na hindi KO. Okay, may mga figures ako na original. Yun, pero nahuhumaling din ako sa mga KO. Okay, lalong-lalo na kapag maganda yung pagkakagawa sa kanila. Okay, so hindi naman lahat pangit. Okay, may mga iba lang talaga na oo, pag bootleg talaga, pangit talaga. Yun, hindi naman sa pangit, pero kung i-compare mo dun sa authentic, hindi talaga siya may kukumpara. Kumbaga ganun. Pero may mga tinatawag tayo kasi guys, sa mga bagong collectors ito, may tinatawag tayong HQKO or High Quality KO. Okay, so yung High Quality KO na yun yung mga malapit na dun sa mga original. Okay, so yun yung mga kinukuha ko. Right? So, yan lang. Disclaimer lang. Sa pagko-collect, para sa akin lang din ha. Sa pagko-collect, hindi naman kailangan original palagi. Okay, basta masaya ka sa nakikita mo, basta paggising mo sa umaga nakikita mo yung figures kahit na bootleg, okay lang 'yon. Okay? So nasa iyo naman eh, hindi mo naman kailangan ipagyabang sa iba. 'Di ba? Kasi yung parang ano mo diyan, yung sarili mo, 'di ba? Okay, so ito yung mga bootleg ko ngayon, papakita ko sa inyo. Actually, ito yung mga tinatawag nilang HQKO na mga bootleg. Okay? Yun. So, nagustuhan ko sila kasi kamukhang-kamukha talaga. Ayan. So, mura lang to mga to, guys. Okay? So, sa mga bagong collector, kapag nakakita kayo ng mga ganito, okay, tapos mura, yun, tingnan nyo muna. Okay? Baka, yung iba kasi baka madismaya pagdating sa kanila, ay, parang hindi naman pala ito yung original. Okay? So, tingnan nyo muna bago ninyo bilhin. Okay? So, sa Shopee, may mga nabibiling ganito, pero parang mas KO talaga yung mga nasa Shopee. Kaya mostly, kung gusto mo ng original, sa online ka na lang or sa mismong physical store para makita mo. Okay? Ayun. So, marami naman sa Facebook. Ayun. So, isa na tayo doon na nagla-live ng mga ganon. Okay? At i-declare naman nila kung KO or hindi. Pero sa Shopee, syempre, di mo malalaman. Unless i-chat mo yung seller. So, ayan. Ay, tingnan niyo tong Gear 5 ni Luffy. Yan, di ba? Napakaganda. Actually, ang dami namang tape nito. Sige, hindi ko na siya i-unbox. Pero tingnan niyo guys, oh. Yan, HQKO to, pero napakaganda. Pang collector's item pa rin siya. Guys, kahit anong. Kahit na HQKO lang siya. Yan, oh. So, nabili ko lang to ng mura. Yan, nakalagay naman sa likod actually. Ito, oh. Tingnan niyo. Certified High Quality KO. Yan. So yung Gear 5 ni Luffy, isa yan sa mga nabili ko na HQKO. Okay? Balak kong kolektahin to eh. Pero ayun, napareserve na naman. Alright? So, tinanong ko naman siya kung pwedeng i-unbox. So sabi niya, okay lang naman daw. Alright? So yun, napareserve. Napareserve na naman to kaagad. Alright? So, ganun. And then, ito yung pinakamaganda rin na isa pa. Ang ano dito, para siyang resin. Mga kaditoys. Okay, HQKO din to, pero para siyang resin. Yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi porket HQKO pangit. Ano, tignan nyo. Yan. Resin siya na HQKO, pero ang ganda, Luffy Gear 4. Okay, mura lang din to. Mura lang din to, guys. Yan, ang ganda niya, ang bigat talaga. Ang laki ng box nito eh. Ito. Okay. So, napakaganda actually.
hindi ko, wala akong masabi kahit na HQKO siya. Ayun yung details niya, okay naman from likod. Ayan, so gear 4, Luffy gear 4. Binalak kong ano eh, kumpletuhin yung mga ano, mga gears ni Luffy. Okay, pero yun nga, pagdating pa lang sa ano sa akin, nababaril na. Yun, yung mga hindi nababaril, yun yung mga sa akin. Okay? So marami pa. Right? So yan. O, kung titignan niyo naman, HQKO pero pakaganda ng quality. So wala kang masabi diyan. Masaya ako pag nakikita ko tong mga to sa umaga. Ayun. So yan, nakuha na yan eh. Tapos meron pa siyang flag dito. So hindi ko na iaano masyado kasi nga napareserve na. Ibabalik na dun sa ano, sa pinagkuhanan natin. Okay? So meron pa akong mga bootleg. Actually ito bootleg din to, guys. Ito. Yan, naspatan ko lang to sa isang collector din. Tapos sinabi niya sa akin na bootleg to. Eh pero tignan mo lang yung pagkaka-bootleg niyan. Ayan, high quality KO talaga. Pakpak pa lang, details talagang wala akong masabi kahit na ano. Kahit na sabi ko nga kung small time collector ka, wala kang budget, pwede pa rin. Pwede ka pa rin mag-collect. Hindi mo kailangan ng maraming pera. Ayun. Pero ano ah, wag niyo naman ilagay lahat ng pera niyo sa toys. Yung mga extra lang, wag lahat. Ayan. Okay. Ayun. So yan yung mga HQKO na meron ako. So, yun guys. O yung lesson lang sa ano sa video na to, okay lang na mag-collect. Kahit ano pang figure yan, kahit na bootleg pa yan, kahit na kahit urig or bootleg, basta kung nafe-feel mo na masaya ka sa binibili mo at nakikita mo at dinidisplay mo, walang problema doon. Okay? Yun. So meron pa akong KO doon, guys, pero yung Gundam. Ayan, makikita nyo sa page, actually umiilaw siya, yan yung Fatboy Gundam. Hindi ko makuha. Na naharangan kasi ako dito, pero yun, isa rin yun. So, ganun. Okay lang mag-collect, guys, kahit na KO pa yan or kahit na urig. Depende sa kaya ng budget mo at depende kung saan ka masaya. Okay, ikaw naman pinapasaya mo dyan, hindi ibang tao. Okay? And guys, isa pang lesson dyan. Yun, huwag mong gagastusin lahat ng pera mo sa toys. Okay, ako, mga extra ko din to, hindi lahat ng sahod ko or kinikita ko sa business or sa kinikita ko sa ibang figures dito, hindi lahat yun, hindi lahat ng sweldo ko nilalagay ko doon. Okay, mga extra lang kung may extra kayo. Unahin nyo muna yung ano, mga emergency funds at unahin nyo rin yung mga ano, mga basic needs before itong mga toys na yan. Okay? Yun, baka mag-away pa kayo ng asawa ninyo kapag kapag wala na kayong ano, pangkain tapos inuna mo pa yung toy. So yun lang mga kaditoys, very short video at sana mayroon kayo natutunan, sana nag-enjoy kayo at sana na-appreciate ninyo yung HQKO na mga figures. Yun. So salamat guys, hanggang sa muli mga kaditoys, bye!